Good evening, magandang gabi po ng Miyerkules sa inyo lahat. Happy midweek service. I'm glad you're back and waiting for the second episode of our series, The Runaway Prophet, si Jonah. So, meron po tayong four Wednesdays mini-series. Yung last Wednesday, we talk about in a boat, running away from God. For tonight, we will talk about in a whale or inside the big fish, running to God. And the following Wednesday, we'll talk about the third episode on the street of Nineveh, running for God. And on the fourth Wednesday, syempre, under a tree, running without God. So last week, recap lang tayo. Jonah chapter 1, yung episode 1 natin, talk about Jonah inside the boat, running away from God, tumatakbo sa Panginoon. We learned that, of course, you can attempt to run away from God, but you cannot outrun God, right? And ito yung mga learning natin. We have five learning. Number one, recap lang natin. Runners like Jonah will run to dangerous places. So kaya ingatan natin, iwasan natin maging kagaya ni Jonah. Number two, runners like Jonah always has a fare to pay. May kabayaran lahat ng mga sins, may mga pagkakamali natin, it will cost us. So, iwasan natin maging Jonah. Number three, you can never flee from the presence of God. Number four, runners like Jonah will always cause suffering, no? And heartache. So, hindi siya worth it na maging katulad ng attitude ni Jonah sa episode 1, sa chapter 1. Sino yung mga magsasuffer? Ikaw mismo, no? Ikaw mismo magsasuffer, ako mismo magsasuffer, at pinag-usapan din natin, dinify natin na mag-ingat tayo, kaya tayo nagsasuffer because of sins, yung mga kasalanan natin, pari siyang parang mirage, mukhang totoo, hindi naman pala, kaya tayo na-attract, tapos pagka nagsisin tayo against the Lord, nako, it turns you away from the wisdom of God. So sino pa yung mga magsasuffer? Magsasuffer yung mga ibang tao sa paligid mo. Kagaya ng asawa mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, yung mga those in proximity, yung pinakamalapit na tao sa'yo. No? At yung mga pwede mo pa sanang ma-ministeran, no? Those endangered spiritually, magsasuffer din sila kasi imbis na ma-receive nila yung blessing ng Panginoon since di ka nag-obey, eh maring ma-receive naman nila yun sa iba, pero sayang na na-miss mo yung opportunity. And number five, runners like Jonah fail to realize that God does not want to pay you back. He wants actually to bring you back. No, meron siyang provision, meron siyang pag-ibig. Yun yung pinaliwanag niya kay Jonah. Kaya naman si Jonah sa chapter 2 ay nagbago ng isip. Okay? So pinag-usapan din natin last week, no, sa episode 1, what are the similarities and differences, no, ni Jonah at ni Jesus. Kung meron man. Pero meron. May mga similarities sila. Unang similarity nila, they both fell asleep in a boat. Right? Experience si Jesus, experience si Jonah. There was a violent storm on a raging sea. Parehas lang. All the people in the boat panic. Nagpanic yung mga apostles ni Jesus. Nagpanic yung mga marino, yung mga seamen dun sa boat ni Jonah. And they were both tasked to preach. So parehas silang may preaching assignment. Pero anong pinaka-difference sila? But unlike Jonah, alam nyo ba, Jesus is capable of calming the sea without throwing himself out. Si Jonah, kailangan pang itapon para mag-calm yung sea. No? Bakit? Ito po yung main difference sila, obedience. No, napaka-obedient ni Jesus, si Jonah, tigas ang ulo. Kaya huwag tayong maging kagaya ni Jonah. Naintindihan ni Jonah at naintindihan nating lahat last Wednesday na obedience is better then sacrifice. Yun po yung recap natin last Wednesday. So excited ka na ba for this Wednesday? Again, pinag-uusapan po natin yung apat na episodes, no? In a boat, running away from God, running to God, running for God, and running without God for this Wednesday, tonight. Pag-uusapan po natin yung episode 2. Parang Star Wars lang. Ano? May the fourth be with you. So, sa Jonah chapter 2, no, ano nangyari? Okay, so maalala natin, tinapon na sa dagat si Jonah.
Pero this time, it's inside a whale. And it's not actually a whale. Hindi naman binanggit kung whale, shark, or whatever, or botanding ba yun. Pero na-identify kasi natin na pinakamalaking fish na nakikita natin ngayon yung whale. Kaya tinawag lang natin na whale. Pero actually, it's a big fish. So wala namang sinasabi kung anong klase ng isda yun. Pero imposible naman na ayungin yon or dilis. Kasi di magkakasa si Jonathan. So for tonight, we'll talk about Jonah. Kung dati is running away from God, now he's running towards God. Okay, let's open our Bibles, no? To Jonah chapter 2. At basahin natin at intindihin natin pagbulay-bulayan at pag-isip-isipan ano ba yung nangyari sa loob ng tiyan, ng belly, ng big fish. In verse 1, it says, from inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. Oh, okay. So nanalangin siya. Nanalangin siya sa Panginoon. No? Kumbaga, before he's running away from God, he doesn't want to talk to God, even though meron siyang preaching assignment. But this time, he's running towards God. Na, Lord, I need your help. He said, verse 2, in my distress, I called to the Lord. And he answered me. Nako, sa panahon ng mga stressful na buhay, stressful na pagkakataon, sa panahon ng distress, sa panahon ng na magugulo, ng chaos, tumawag ako sa Panginoon. At ang maganda dito, sabi, he answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help. And you listened to my cry. Nakinig sa iyak ni Jonah. Deep down. No, doon sa ilalim ng dagat. Hindi lang sa ilalim ng dagat. Deep down sa loob ng tiyan ng malaking isda. In verse 3, you hurled me into the depths, into the very heart of the seas. And the currents swirled about me. All your waves and breakers swept over me. I said, I have been banished from your sight, yet I will look again. Ito po yung siguro tipo ng panalangin na iiyak natin sa Diyos kapag ka nakaramdam tayo ng matitinding problema sa buhay. No? Gaya ng pagkakasakit, pinamatay, paghiwalay, or masira ang relasyon, or financial difficulties, or baon ka sa problema, utang, or nagkagulo sa trabaho, or what, anything na mabigat. Parang ito yung maririnig mo sa mismong puso mo habang nananalangin ka sa Diyos. Verse 5, the engulfing waters threatened me, the deep surrounded me, seaweed was wrapped around my head. Si Jonah po ito na nasa loob ng tiyan ng malaking isda. Sabi niya, naku, may mga seaweed pa nga sa leeg ko. Na talagang dinidescribe niya ano yung sitwasyon niya doon. Napakahirap. Napakagulo. Chaotic. To the roots of the mountains, I sank down. The earth beneath barred me in forever. But you, Lord, my God, brought my life up from the pit. Ganda na sinabi ni Jonah. Ang ganda ng prayer na. No? Dinescribe niya yung situation niya. Pero yung Diyos, nilift up niya. Sabi niya, ikaw lang. Ikaw lang yung pag-asa ko. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord. And my prayer rose to you, to your holy temple. Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. Kasi siya mismo. He clinged to a worthless idol. May alamin natin, ano yung worthless idol na nagpa-turn away kay Jonah sa Lord. Verse 9, but I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say salvation comes from the Lord. Sabi dito, but I, with shouts of grateful praise. Kaya naman pala, kapag kung makakanta at makasayaw yung ibang mga believers, yung mga Kristiyano, ganun-ganun na lang. No? Dahil sa pasasalamat, tuwa, galak, halo-halo na. May halong iyak pa, may halong hikbi pa, dahil sobra-sobrang pasasalamat sa Diyos. And verse 10, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Wow! Nakinig na yung Panginoon. Ito na, start na ng kumbaga, pag-regain ni Jonah sa kanyang sarili. Alam niyo, sinabi rin sa Matthew 12, verse 40, no?
sa New Testament naman to. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. One thing I learned from this verse, I can see that one greater than Jonah is here. Yep. And his name is Jesus. Parehas sila ng experience, pero parehas, hindi magkaiba sila ng reaction. Pero mararamdaman mo, Jesus was compared to Adam, and Jesus was proven greater than Adam. Jesus was compared to David, proven Jesus was greater than David. Jesus was compared to Jonah, and Jonah, no? Never mo pwedeng i-compare si Jonah dahil si Jesus, obedient. Si Jonah, disobedient. Alam nyo, isa sa nakita ko kay Jonah, pinakamalaki naging problema niya. Pagka-racist din kasi siya eh. Sa Ninive pinapupunta, sa iba pumunta. Eh, Lord, di ko naman yan people. That, those are not my people. I don't wanna deal with them. Alam nyo, sa isang panawagan, sabi ng Panginoon, to the ends of the earth, the gospel will be preached from Judea, Samaria, to the ends of the earth. Ibig po sabihin, mula sa kapitbahay mo, kamag-anak mo, sa kabilang bayan, sa mga pinsanin mo, kabilang city, kabilang probinsya, kabilang bansa, hanggang sa dulo ng mundo, ang salita ng Diyos ay might be preached. Preachers were called to specific people. Paul were called for the Gentiles. Peter were specifically called for Jews. I am specifically called for the Filipino diaspora here in the States. No. Other people were called for the Korean people. Other people were called for the Armenian people. We were called to preach. But the body of Christ answered that the gospel will be preached sa lahat ng tao. Ito yung problema kay Jonah. May assignment siya. Some Filipinos were called to preach sa mga white, black, Hispanic. And they said yes. Multicultural? Yes, they go for it. They never said na, pang-Pilipino na ako. No. Some Koreans were preached to the second generation Koreans who speak English. Hindi nila sinabi na pang-Korean first generation lang ako. They were called, specifically kasi may tinatawag na multi-congregational ang isang denomination who answered all these callings para sa different ethnicity. But si Jonah, may specific ethnicity siya, pero he doesn't want to go to Nineveh. Dahil hindi niya tao yung mga yan. I am called to preach to Filipinos, Filipino-Americans, Filipino first generation, Filipino second generation, but I was not called to preach sa ibang lahi. But if God will call me, where am I to say no? But for now, I'm specifically called to preach sa Filipino diaspora. Pero si Jonah, pinagpipreach siya sa ibang lahi. That's where the problem comes. Kasi ang tingin niya, dito lang siya. No? So dapat nag-yes ka sa Panginoon kasi kung saan ka tawagin, you should go. You should say yes. And disobedient na yung heart. Pero alam niya, isang magandang natutunan ni Jonah, yung word na grace. Ano ibig sabihin ng grace? Kung nalagay mo na acronym, God's riches at Christ's expense. Yan po yung grace. Alam niyo, ang grace po, it is an unmerited favor. Grace is something we all desperately need but don't deserve. Yeah. Yun, isang malaking bagay na naiintindihan ni Jonah sa experience ng ito. Actually, grace is mentioned 125 times in English translations sa New Testament. 125 times. Alam nyo,
Pag tinignan mo sa Luke 10, kwento ng the Good Samaritan, it's about grace. The prodigal son, it's about grace. Woman caught in adultery, John 8, it's about grace. Kwento ni Zacchaeus, Zacchaeus, come, baba ka dyan sa puno. It's about grace. At yung woman at the well, yung sinera ni Jesus, it's about grace. Alam niya, Jesus dying on the cross. For me, that's grace. Grace is an unmerited favor. Grace is something we all desperately need, but we don't actually deserve. And I thank God for His grace. Ngayon, may tanong ako sa inyo. How did God's grace work with Jonah? Ngayon na nasa loob siya ng malaking tiyan ng isda, may dalawang sagot. Una, He provided a fish. Not only a fish, a big fish. God's grace, number two, gave Jonah and the people a second opportunity to be saved. Okay. How did God's grace work with Jonah? Number one, He provided a big fish. Dito pumapasok yung ano eh. Yung all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Jonah was called according to His purpose. May purpose kasi si Jonah. He will preach sa Nineveh. Kahit na matigas ang ulo ni Jonah, kahit na sa kaliwa siya pumunta imbes sa kanan, kahit na siniway niya yung Diyos, ni-redirect siya ng Panginoon. And the Lord provided grace. Grace is also called the big fish. The big fish is called salvation. The big fish is called a way out, a redirection. Ngayon, pero siguro nararamdaman na problema, magulong isip mo, madami kang bagay na gumagambala sa iyo. Tandaan mo, if God provided a big fish for Jonah, He will also provide a big fish for you. Well, hindi siya ganun kadali. Nakakita niyo naman, binasa natin kanina, napakahirap na experience si Jonah. Maaring mahirapan tayo while we are inside the fish. But in the last verse, sabi doon, He was vomited out. Darating ang time, you will be vomited out sa situation na yan. And you will praise God. No? You will praise God for His grace. Number two, how did God's grace work with Jonah? God's grace gave Jonah and the people a second opportunity to be saved. No? And Diyos binigyan si Jonah ng second opportunity to be saved and to minister. God also gave the people of Nineveh, kasi una, nung umayaw na si Jonah, wala na yung opportunity yung mga taga Nineveh para ma-preachan sila, para ma-save sila. Pero since niredirect ng Lord si Jonah, nagkaroon sila ng second opportunity to say yes to God. Alam nyo, para sa akin, the very heart of grace is the second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and so many. Maraming chances. And so forth. Chances given by God to you and me. Pait ng Diyos, grabe. Kamali ka na. Second chance. Mali ulit. Third chance. Bakit? Kasi mahal ka niya. Yun yung grace. You don't deserve it. Huwag mo lang naman abusuhin. Kung alam mo naman na, iba sitwasyon yung inaabuso. No? Pero, pait ng Diyos eh. Alam niya palagi na kakailanganin mo ng grace. Kaya nandyan, available. Lumapit ka lang, bumalik ka lang, kagaya ni Jonah. Available yung grace niya. Sabi sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Bait, no? Sa Tagalog, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nope. Nagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Hindi siya kagaya ng tao na nagsisinungaling, okay? Kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man, wala siyang gustong may mapahamak, wala siyang ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Lahat mag-repent. Yun yung heart ng Diyos.
Gusto niya lahat tayo magsisi. Gusto niya ma-receive natin yung grace. Sabi. Alam mo, may tanong ulit ako. What did Jonah learn inside the fish? 5 bagay pinatutunan niya. Jonah learned thanksgiving. He learned to trust God in the most desperate circumstances. He learned that we can forfeit grace that could be ours by clinging to worthless idols. He learned how futile it is to run from God. And Jonah learned that salvation is from the Lord alone. Number one, what did Jonah learn inside the fish? Jonah learned thanksgiving. Natuto siya magpasalamat. Sabi sa Jonah chapter 2 verse 9, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. At hindi ko naiintindihan. Alam niyo, kung ako naging Christian, naging believer, tinanggap ko si Jesus, my personal Lord and Savior, I had this struggle na kasi lumaki ako, buong buhay ko, Katoliko, although I'm not a practicing Catholic. I was a member of Marian Youth Movement, pero I was there for, you know, socialization. I'm not really into God. I don't know who God is. I'm not practicing anything about religion or Catholicism. But when I get to know God, ma-attend ako sa Christian church. Pero sa hapon, ma-attend din ako ng Catholic church. Kasi I feel like hindi ko pwedeng iwan yung dating kong religion. And yet, pag uma-attend ako sa Christian church sa umaga, ang first part kasi usually ng Christian service, praise and worship. Hindi ako ma-attend ng praise and worship. Kasi I find it boring. I don't see myself raising my hands, you know, at the top of my lungs singing for God. I don't see, not my cup of tea. Gusto ko yung preaching. I love it. It changed me from inside out. There's something na ginagawa sa puso ko pag narinig ko yung preacher. I don't want praise and worship. Hindi ko naiintindihan eh. Pero alam nyo, one time, may ginawa ang Diyos sa buhay ko na nakapagpabago ng puso ko, nakapagpabago ng buhay ko, life-changing. And then suddenly, for some reason, napaaga ako ng punta sa church. Usually, we skip to praise and worship. Nag-stay ako sa praise and worship. Nakinig ako, umupo ako, tumayo ako. I don't wanna raise my hands. I just, you know, listen. I listen to the lyrics. And lyrics, nag-speak sa heart ko. Hindi ko napansin. Nakapikit ako. I was crying. I was raising my hands. And sabi ko, hindi ko gagawin, pero ginawa ko rin. I learned thanksgiving. Si Jonah natutong mag-thanksgiving sa situation niya. Ako natuto akong mag-thanksgiving after God vomited me out of that way. Ikaw rin, may experience mo yan. From then on, naiintindihan ko na importante pala mag-worship. Kaya pala nag-iiyakan itong mga to. Kaya pala naglulundagan sa tuwa itong mga to. At hindi ko naiintindihan yun eh. Ayun, alam ko na. Ah, kaya pala. Kaya ako excited ako mag-worship. I have my personal worship. I'm not good in guitar, but I can play. But, you know, I have my personal worship. So, my wife and I sing songs sa YouTube. You know, and, pero excited ako kapag corporate worship. No? There's something na, I don't know, hindi ko ma-explain, na nagbibigay galak sa puso mo. Yun ang natutunan ni Jonah. He learned thanksgiving, no? Napasigaw siya, maaaring kumanta siya. Kasi na-imagine ko sa loob ng tiyan, hindi naman maliwanag dun eh. Madilim dun, slimy pa siguro. At saka, siguro isa sa pinaka-nakatakot na lugar na mapuntahan sa loob ng tiyan ng isda. Alright. Nakapaglinis ka na ba ng isda? Nabuksan mo na ba yung bangus? Or whatever. Nakita mo naman yung loob nun. Isipin mo, ilagay ka sa loob nun. Di ba? Alam niyo, thanksgiving is thanking, then giving. After giving thanks, you must give yourself or anything you have for God. Kaya yun ang ginawa ni John eh. He gave himself. Lord, I'm ready. Use me. Lord, makikinig na ako sa'yo. Lord, susunod na ako sa'yo. Minsan ganyan eh.
may pagkakataon pa sa buhay natin na kailangan pa nating mag-undergo sa mahirap na situation for us to listen to God and to obey God, right? What did Jonah learn inside the fish? Number two, he learned to trust God in the most desperate circumstances. Yep. Katulad ng sinabi natin kanina, sa experience ko lang, pinaka-appreciate ko ang Diyos sa most desperate circumstances ng mga ng buhay ko. Ramdam na ramdam ko siya. Kumpara doon sa mga areas ng buhay ko na masaya, walang problema, alam niyan, talaga na-appreciate ko yung Diyos. Talagang, ay, ang sarap ng feeling na alam mo may Diyos ka na magliligtas sa'yo. Alam mo na may Diyos ka na nandyan para sa'yo, na hindi ka iiwan. Pwede kang iwan lahat ng tao sa paligid mo, pero may Diyos ka. Nakagaya ng Diyos na Jonah, hindi siya iniwan. At sinagip siya. Wala doon sa raging storm, hanggang doon sa loob ng tiyan ng belly ng naisip ko tuloy, tuna belly, sarap na lang. hanggang sa loob ng tiyan ng malaking isda na yun. What did Jonah learn inside the fish? Number three, he learned that we can forfeit grace that could be ours by clinging to what? Worthless idols. Eh, wala namang idol si Jonah. Kasi minsan, ang akala natin, worthless idols, yung mga Diyos-Diyosa na sinasamba lang, whatever. No? Madami pong klaseng worthless idol. Isa sa worthless idol ni Jonah is egocentric, egomaniac, self-centered, selfish prophet. Sarili niya lang iniisip niya. Narcissistic. Yun yung idol. Eh. Alam niyo, we live in a world of worthless idols. Some of us, ang idol, money. We love to count our money sa bank. We love to count our money, cash. We love to gain more money kasi hodang may masaktan, kasi hodang may mamatay, kasi hodang may magutom. Lalong-lalo na, the biggest thieves, hindi yung nang-snatch sa'yo ng cellphone, hindi yung nang-snatch ng hikaw mo, hindi sila yung biggest thieves. Those people who are greedy, who has this love for money, lasting over money. Those people who are so rich, na even sabi ng salita ng Diyos na it is better for a camel to pass through sa eye ng needle kesa sa mga mayayaman. Dahil ang worthless idol ng marami ay yung kanilang pera. Ang nakakalungkot, matay ka sa mundo nito, wala ka man na madadala kahit 1 cent. Right? Worthless idol sa iba, fame. All about me. Nagkalat na nga ang lahat ng tao. Lahat ng ata ng tao yung vlogger. Eh. It's all about my life. Look at my life. This is what I do every day. This is my daily vlog. Everybody's, running towards doon sa fame. Gusto nila maging famous. Bakit? Kasi ito yung worthless idol nila. Some, iba naman, power. Politicians, people in military, no? War games, games of the general. Power. How about worthless idols ng iba? Celebrity worship. Iba naman, sports worship. May tinatawag ng Sports Sunday. Mas maraming tao sa loob ng isang stadium, isang arena, isang sikat na sports kaysa sa church. Ang iba naman, jewelries. Yan ang worthless idol. Iba, TV. Spending 9 hours, 12 hours in front of TV. Video gaming. There are people who play more than 24 hours ng videos, video games. How about sex? How about porn? How about alcohol? Inom ng inom every day. That's your worthless idol. Hindi lang idol, ha? It's worthless. How about smoking? How about drugs?
about too much internet, etc., etc. Ang dami pa. What is a worthless idol? Something that you put your focus more into compared to sa focus na ibibigay mo sa Panginoon. That is your worthless idol. Pwedeng asawa mo rin, pwedeng anak mo, mas mahal mo sa Panginoon. That's a worthless idol. What I'm saying is, you need to strike a balance. You need to put God first. Alam niyo naman, yan yung pinaka-central teaching ng Bible. Two commandments, importante. Love God and love your neighbor. Okay? Love God as if wala nang mauuna pa. Love your neighbor as you love yourself. So, kung dalawang yun ang pamantayan mo sa buhay, prinsipyo mo, yung worthless idols, walang room sa puso mo kasi occupied na ng Panginoon at occupied sa pagmamahal mo sa ibang tao. What did Jonah learn inside the fish? Number four, he learned how futile it is to run from God. Yep, it's futile to run away from God. It costs to follow Jesus. And you know, some people give up a lot to follow Him. I gave up a lot to follow Him. Probably you who are watching right now gave up a lot to follow Christ. And I tell you, if you never yet accepted Jesus as your personal Lord and Savior, if ever you will decide to, you will give up a lot to follow Him. Pero okay lang, I gave up a lot na iba naman eh. Selfish desires, you know, I mean, something na worth giving up. There are things na yung mga dreams, yung mga wants, yung mga pangarap mo noon, sometimes you need to keep that up. Pero huwag ka maglala, hindi kills yung Panginoon. Papalitan niya na mas maganda, na mas merong joy sa puso mo. But if ever it costs to follow Jesus, it costs more. It costs more not to follow Jesus. It will cost your salvation. It will cost eternity. It will cost eternal life. Sabi nga ng Biblia, what profits a man if he gained the whole world but loses his soul? Number five, what did Jonah learn inside the fish? Jonah learned that salvation is from the Lord alone. Wala na iba. Isang bagay na naintindihan ni Jonah. Alam mo, you cannot save yourself. Jonah, hindi niya ma-save yung sarili niya. Cannot save yourself, nor your wealth cannot save you. Your power will not save you. Your fame will not save you. We should know. Dapat natuto na tayo. Ilan na bang pumanaw ng powerful, di ba? World leader, powerful, wealthy. Di ba? Hindi lang basta wealthy. Talagang super rich. Famous. Ilan na ba sila na namatay na hindi nila nasagip yung physical body nila? Much more yung spiritual body nila. Ang kanilang salvation. I mean, if you're running one of the biggest company, the most progressive company, the most advanced company, Apple, and yet, ang dami mong pera, hindi mo magamot yung sarili mo, meron pong message dito na dapat natin maintindihan. You cannot save yourself. Jonah cannot save himself. Salvation is about surrendering to Him. Kung gusto mo ma-experience ang salvation, hindi mo kailangan ng wealth, hindi mo kailangan ng power, hindi mo kailangan ng fame. Ang kailangan mo, obedience. Ang kailangan mo, a heart who is willing to surrender to God. That is where you will find salvation. Just like what Jonah experienced. If there's one thing na pinaka-highlight or takeaway na masasabi ko ano na naintindihan ko sa Jonah Episode 2, naisip ko, I am flawed and I am odd because of His amazing grace. Episode 2 is about grace. If episode 1 is about disobedience, episode 2 is about amazing grace of God. And you too can experience that. Alam niyo, kung ikaw, tinatawag ng Panginoon, sabi niya, mahalin mo ko, mamahalin kita, tanggapin mo ko bilang Panginoon tagapagligtas. I will give you the best life there is. Or kung ikaw,
You already accepted God. Kristiyano ka na, believer ka na. No? At para kang si Jonah, inuutusan, pero ayaw mo sumunod. Need to learn these four things. Okay? A lot of people is waiting to be found, kagaya ng mga tao sa Nineveh. Lost sila eh. Kaya kung ikaw, parang si Jonah, tinatawag ng Diyos to proclaim the gospel, to evangelize the disciple, this is for you. Kung ikaw, hindi mo pakilala ang Diyos, nako, mas lalo na, this is for you. You need to learn these four truths. Apat na nakatotohanan na dapat natin maintindihan. Simple lang, pero dapat natin maintindihan. Una, alam mo, mahal ka ng Diyos. Kung may katabi ka ngayon, sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Diyos. God loves you and created you to know Him personally. That is the first truth. Sabi sa Ebanghelyo ni Juan, ika-tatlong kabanata. Tama ba? Versikulo, kalabing-anim na versikulo. Tagalog na Tagalog. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no so pierda mas tenga vida eterna. Spanish. 1:36. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. John 3:16. Yan po yung central message ng Word of God. Yan ang desire niya. Ang desire niya, mahalin ka, He created you to know Him personally. At may plano siya sa'yo. Now, this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Yun yung plano ng Diyos sa'yo. Makilala mo si Kristo. Makilala mo yung pag-ibig niya. Karoon ka ng magandang relasyon sa Kanya. Pero ano ba yung nagpe-prevent sa atin para makilala natin yung Diyos personally? What prevents us from knowing God personally? Ito yung second truth na dapat mo maintindihan. Man is sinful. Yeah, ako, ikaw, lahat tayo sinful. We were separated from God. So we cannot know Him personally or experience His love. Man is sinful. Dapat natin maintindihan na sabi sa Romans 3:23, for all have sinned, lahat tayo, and fall short of the glory of God. Man was created to have fellowship with God. Yun yung intention sana, but because of his stubborn will, self-will, kagaya ni Jonah, matigas ang ulo natin, disobedient tayo, we chose to go our own independent way. And fellowship with God was broken. This self-will, characterized by an attitude of active rebellion or passive indifference, is evidence of what the Bible calls sin. Man is separated. Nakahiwalay tayo sa Diyos. Ito yung kahihinatnan since hiwalay tayo sa Diyos. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Spiritual separation from God. This diagram illustrates that God is holy and man is sinful. A great gap separates the two. The arrows illustrate that man is continually trying to reach God and establish a personal relationship with Him through his own efforts, such as a good life, philosophy, or religion. That's not enough. That's not enough. Here's the third truth. The third principle explains the only way to bridge the gap. Hindi religion, hindi good life, hindi philosophy. Number three, Jesus Christ is God's only provision for our sins. Through Him alone, we can know God personally and experience His love. He died in our place.
But God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Romans 5:8. Namatay siya para sa atin. Yung sacrifice niya. He rose from the dead. Christ died for our sins. He was buried. He was raised on the third day according to the scriptures. He appeared to Peter, then to the 12. After that, He appeared to more than 500. That's how powerful Jesus is. He is capable of escaping death. Walang ibang Diyos na gumawa niyan. Lahat na nag-claim ng ibang Diyos, patay hanggang ngayon. Siya buhay. He is the only way to God. He's worth accepting. Bakit? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. John 14:6. Siya lang yung bridge. Siya lang ang daan. Wala nang iba. This diagram illustrates that God has bridged the gap which separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on cross in our place to pay the penalty for our sins. Number 4, huling katotohanan, last principle, fourth truth. We must die individually and receive Jesus Christ as Savior and Lord. Then we can know God personally and experience His love. It is not enough just to know these truths, itong apat na katotohanan na ito. When we receive Christ, we must receive Christ through faith. For by grace you have been saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, that no one should boast. Ephesians 2:8-9. And when we receive Christ, we will experience a new birth. Kaya ito yung tawag nila. Oh, kaya pala born again Christian sa mga tawag sa mga ito. Yep. We receive Christ also by personal invitation. Sabi sa Revelation 3:20, si Jesus mismo nagsasalita. Sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. So open your heart to God. Accept Him as your personal Lord and Savior. Receiving Christ involves turning to God from self. Ang tawag doon, repentance. Pagsisisi, paghingi ng tawad, and trusting Christ to come into our lives, to forgive our sins, and to make us the kind of people He wants us to be. Just to agree intellectually that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross for our sins is not enough. Nor is it enough to have an emotional experience kahit tulo ang uhog, sipon, at everything at luha mo. We must receive Jesus Christ by faith as an act of the will. And by His grace, ibibigay niya, we will be saved. And then sinabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Natuto po akong magmahal dahil minahal ako ni Kristo. Si Jonah natuto magmahal para sa Diyos dahil sinagip siya. Natuto niyang mahalin yung mga taga-Niniva sa episode 3 next week. Pag-uusapan natin paano siya nag-preach ang mga taong yun. 1 John 4:10, this is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Alam niyo po, sa buhay ni Jonah, importante po na naintindihan niya yung word na grace. Doon mismo sa loob ng tiyan ng malaking isda. I hope sa gabi na to naintindihan mo yung amazing grace na gustong ipatid sa iyo ng Panginoon na is willing to forgive you. You just turn away from your sins, repent, accept Him as your personal Lord and Savior. Live a beautiful life with Christ. Maraming salamat po sa panonood nyo ngayong gabi. If ever po na dumating yung pagkakataon na umayos ng lahat, inaanyayahan po namin kayo sa aming simbahan sa Los Angeles First Filipino Congregation Church of the Nazarene.
Oh, kilala rin po kami bilang Walk by Faith Church of the Nazarene sa 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California, 90020. Sa may Vermont and 3rd Street corner. Yung simbahan po na luma. Pwede nyo tawagin lumang simbahan. 1895 pa yung simbahan na yun. And we want to invite you there every 9:45 a.m. every Sunday. And syempre, I wish to pray for you and bless you tonight. Heavenly Father, thank you, Lord, for your message about the amazing grace Jonah received from you. And we believe, Lord, that we can also receive that kind of grace if we just accept you as our personal Lord and Savior. Tonight, Lord God, there are people listening who never accepted you as their personal Lord and Savior. There are people listening, Lord God, who has been a Christian, Lord God, for a long time. And you were calling them, like Jonah, to preach, to disciple, to evangelize, to be part of a ministry. And yet, you are dealing with them tonight, Lord God, that hindi mo na kailangan ma-experience yung experience si Jonah. You don't have to be inside the big fish belly. You just have to obey me. And I will give you beautiful direction in ministry. If you are those people, I want you to pray with me. Lord, I repent of all my sins, Lord God, and I accept, Lord God, that I'm a sinner. And Lord, please forgive me for all the things that I've done wrong, said wrong, thought something that is not pleasing, Lord God, sa sight mo. I'm asking for forgiveness, Lord God. Cleanse me. Lord, I pray that open my heart. I wish to accept you as my personal Lord and Savior. For those people who's willing to rededicate their life to Christ, Lord, I pray that from this day on, I wish to be back to you, Lord God. From running away from you, I want to run towards you. I want to run with you. Use me, Lord God, in the ministry that you chose for me. Use me, Lord God. I'm saying yes to you. I'm saying yes to disciple. I'm saying yes to evangelize. I'm saying yes to teach other people about the word, to lead Bible studies, to lead D groups, to lead life groups, to be part of a ministry, full-time, part-time, whatever, Lord God, as long as you call me, I will never go wrong. Lord, for tonight, all this we ask in Jesus' name, and as their facilitator tonight, Lord God, as their preacher tonight, Lord God, I pray for blessings towards your people. Allow me to give our blessings to them. Now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. We talked about the runaway prophet. Next Wednesday, pag-usapan po natin ulit yung third episode. But on Sunday, we'd like to invite you, 10 o'clock. That's a Los Angeles time or PST or Pacific Standard Time. I think 10 o'clock in the morning dito. Pero that would be like 1 o'clock a.m. sa Pilipinas or 1 o'clock p.m. Eastern Time sa kabila, sa East Coast. Pero we will be having Mother's Day, a special Mother's Day message for all of you on this coming Wednesday. And we will be joining with another church. So this will be a joint service for those who dun sa Philippines. No, marireceive yung message na to Sunday morning din. Pero I think Saturday pa lang dito.
So, kayo una makaka-receive ng message. And then, we will give the message sa mga taga-US sa Sunday morning naman. Pero madaling araw na sa Philippines. I don't know. Kahit yung naguluhan ako doon. Pero anyway, we will be may ipag joint service kami sa ibang church, no, sa ibang parte ng mundo. So that will be exciting. So join us on Sunday. And I hope to see you guys. Maraming salamat po. God bless you. I hope may natutunan po kayo ngayong gabi. Maraming salamat po sa opportunity to minister to all of you guys. God bless you. Happy Wednesday. Happy midweek. God bless you.